guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipick a card po muli tayo. Pumili na lamang po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Black Piyaw. Number 2, Red Piyaw. Number 3, Blue Piyaw. And number 4, Yellow Piyaw. Pumili na lamang po kayo kung anong kulay na piyaw ang gusto po ninyo at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang baby piyaw po, siya po ay baby dragon. Siya po ay money catcher and protection. Pumili na lamang po kayo dyan kung ano po ang gusto po ninyo. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Black Piyaw. Sinasabi po ng ating tarot card na nakabunot nito ay paladasal na tao. Sinasabi rin po dito, maaring magbago na ang takbo ng kanyang pamumuhay. Success daw siya in the end at magkakaroon siya ng malaking halagang pera. Bagamat sa love life ay may manliligaw sa kanya na may edad na pero hindi tunay ang pagmamahal nito sa kanya. Maaring kayo ay may makaalitan na tao. Sabi po dito na ating tarot card, kayo daw po ay may paparating na malaking halagang pera. Meron daw po kayong problemang kinaharap at hindi ka masaya sa buhay na pinagdadaanan mo. About po ito sa love life. Meron kayong problema tungkol sa love life pero pagdating sa inyong pampinansyal ay okay naman ang inyong pampinansyal. Ang pinaka worst na problema po ninyo ay love life. Bagamat meron kayong problema din sa pera pero hindi siya ganun ka-worst kagaya ng iba na yun ang talagang main ng kanilang problema. Sa inyo ay more on love life, more on family matter at makakaranas ka pa ng husgahan ng ibang tao. Kung ano man ang problema kinaharap, ito naman daw ay masosolusyonan din. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na umiwas daw po kayo sa tukso pero ang tukso ay hindi third party. Ito po ay tungkol sa maaring kayo ay nalululong sa sugal na siya nagiging dahilan kung bakit huhu ng huhu ang pananalapi, ubos ng ubos ang pera. Sabi po dito na kayo daw po ay sakit ng ulo ninyo ang inyong mga anak. Sinasabi rin po dito na ating tarot card na pagkakasunduan ng isang magkarelasyon ang maaaring maganap at meron daw po kayong matagal na naging problema at maaaring ito ay masolusyonan nyo na. May balitang paparating tungkol sa pera at ang balitang ito ay magandang balita. Sinasabi rin po dito na mag-iingat or magiging wais na po ang nakabunot nito dahil siya daw po ay maraming mga pagsubok na dumating at siya po ay laging naluloko pero ngayon ay malabo na siyang papaloko pa. Wheel of Fortune, pagbabago ng inyong buhay ang malapit ng maganap. Maaaring umayo na sa inyo ang magandang kapalaran at kumbaga mababaliktad ang takbo ng inyong buhay. Kung kayo po ay mahirap sa ngayon, soon kayo po ay yayaman. At may magandang balita para sa inyo na darating. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na malayo naman sa hiwalayan ang problema ang kinaharap ninyo sa ngayon. Bagamat lagi-lagi nagtatampuhan at selusan ang magkarelasyon. Searching ka kung paano mo malulutas ang problema ang kinaharap. Maaaring lagi kayo ay nag-aaway ng inyong karelasyon or ng isang pamilya. Family matter ang problema nitong number 3 na matagal nang nagaganap sa inyo. Maaaring may
nakasagutan ka ng babaeng may edad at maaaring ito ay nakaaway ninyo at matagal nyo na itong pinagdadaanan. Kasakita ng kalooban ang lagi nagaganap dito sa ating number 3. Pero kahit kayo ay lagi-lagi nagkakatampuhan, nag-aaway, ay hindi-hindi kayo pa rin naman, hindi naman kayo nagkakahiwalay. Bagamat ikaw ay pinanghihinaanan ng loob dahil sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay laging ganito ang takbo ng inyong pamumuhay. Pero hindi kayo maghihiwalay, kayo pa rin. Nagkakasakitan lang kayo ng inyong mga kalooban. Yan ang sinasabi ng ating number 3 pick a card. Number 4. Kayo daw po ay may matagal ng problema tungkol sa usapin ng pinansyal. Ito po ay more on pera naman ito sa number 4 na nakabunot. Sabi po dito, pag-iisipan mabuti ang paggastos at maaaring kayo ay makaipon na sa susunod na taon. Dahil kayo daw po ay magiging wise na sa pera at maaaring kayo ay makatipo na. Sinasabi rin po dito na ating tarot card na kayo daw po ay may problemang kinaharap tungkol sa pera. Pero may paparating naman kayong malaking halagang pera. Pagdating sa love life, sa nakabunot nito, ay filled ka ngayon sa love life. Hindi mo pa matatagpuan ng iyong forever. Pag-iingatan ng inyong kalusugan sa nakabunot po nito dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman at mapagastos sa malaking halagang pera. Meron din daw hindi pagkakaunawaan ng isang pamilya na lagi-laging nag-aaway nito nakabunot ng ating number 4 at meron daw kayong ina-apply ang trabaho at hindi pa kayo matatanggap sa trabaho. Maging sa mga babae, sa mga lalaki, na mga single at naghahanap ng forever, wala pa sa ngayon, hindi nyo pa matatagpuan ngayong araw na ito. Yan ang pick a card natin for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!